Good morning mga kadabs. So, ano nga ba? Konting video tutorial lang tayo ngayong araw na to. So, bear with me na. So, ano nga ba ang kahalagaan na itong ginawa kong DIY power supply? I'm sure makaka-relate po rito yung mga AC Tech nating mga viewers. And also, sa mga viewers din po natin na hindi naman AC Tech, pero medyo interested sa ganitong topic. I'm sure makakatulog po sa inyo to if ever ma-encounter nyo to sa inyong AC unit. So, kaya ko to medyo binibigyan ng emphasis yung aking ginawang DIY na to. Although, ginaya ko lang din naman to sa ibang mga ka-AC Tech natin. Ang kahalagahan po kasi nito, if ever na meron kayong ganito, pwede nyo nang ito troubleshoot yung inyong indoor unit na split type kapag hindi gumagana po yung indoor blower nung inyong unit. So, ganito po yon. Let me explain po. So, ito, inoperate na natin. Sinaksak na natin yung ating power supply. And then, pinag na rin natin yung ating mga clip sa tamang dapat i-clip niya. So, negative and positive. This is the 12 volts. I-test po natin tong isang ano relay. Okay. Makikita nyo po dyan, isiset ko siya sa ohms and then lagyan natin ng buzzer para marinig natin kung open siya o hindi. Okay. Ito pong kahalagahan yan. Kasi itong relay po, ang hawak ko nito yung blower ng inyong indoor unit. So, makikita nyo po, ang reading is open line. Okay. Sinuplayan natin ang 12 volts kasi 12 volts ang requirement na power nito papunta sa blower. Sinuplayan natin, ang reading po niya is open line. Yan, malinaw. Okay? Ibig sabihin po niyan, sira ang relay nito. So, switch tayo sa isang ano relay. Switch natin. So, papakita ko lang din sa inyo, tatanggalin ko siya. And then, every time i-click nyo po yan, tumutunog po talaga yan. I-click sound po yan. Yan. Pero, hindi mo dun makikita kung sira siya o hindi. Dito nyo po siya makikita kung sira siya o hindi. Sa pamamagitan ng pag-supply ng 12 volts sa kanya. So, yung 1 and 2 terminals, yun po ang supply source. 12 volts. Yan. And then, yung contact point is 4 and 3. Ngayon, testingin po natin. Gamit ang same setting, ayan, nakikita nyo po na may reading siya na 0.0 ohms. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, mga kadabs, ang relay na ito ay good. So, dun pa lang po, nakita nyo na po ang kahalagahan ng ginawa nating power supply. Kung meron po kayo nyan, pwede nyo na pong i-troubleshoot ang inyong indoor unit kapag hindi umiikot ang blower ng indoor unit ng split type nyo. Kasi po, ang relay po na to, ito po ang nagpapaandar sa blower ng indoor unit nyo. Okay. So, ito po yung good. Ito naman po yung sira. So, yun lang po. At I hope nakapag-share ako ng medyo importanting bagay, lalo na sa mga nakaka-relate na AC Tech natin na viewers dyan. And also sa mga enthusiast ng aircon na viewers natin na hindi din naman AC Tech. Yun po ang kahalagahan ng ginawa nating DIY power supply. At hindi lang po 12 volts ang sinusupplyan nito. Kaya din ito mag-supply ng 5 volts and 15 volts para sa IPM. Again, ang 5 volts ay supply po yan para sa system IC ng inyong indoor and outdoor board. So, hanggang dito lang po. I hope nakatulong po ako sa inyo, lalo na sa mga AC Tech nating viewers dyan, and also sa mga aircon enthusiasts nating viewers dyan. Again, thank you so much. God bless and bye-bye.